Pumunta kami sa isang private resort sa Silang dahil makiki-birthday kami. Medyo napaaga nga lang kami dahil pagdating namin ay nagsiset up pa lang sila. Paw Patrol yung mga pang-decor nila kasi yan daw ang favorite ng birthday celebrant sa ngayon. Naabutan din pala namin na nagpipictorial sila dito. Ang ganda nung na-rent nila na private resort kasi ang lawak, may basketball court, meron ding billiards, meron ding swimming pool, tapos kung gusto nyo na outdoor yung event nyo, pwedeng-pwede kasi meron parang stage dun sa likod, tapos meron din pwedeng pagkabitan ng backdrop. Hindi pa nagsisimula yung event pero itong birthday celebrant natin na si Eman ay pawis na sa kakalaro. Sinamantala na nga rin namin na nakapirmi si Eman dyan kaya nagpa-group picture na muna kami. Maya-maya inilabas na yung mga pagkain tapos nilagay na dun sa table. Ang ganda nga rin ng cake nila para nakakapanghinayang kainin kasi ang ganda na pagkakagawa. Maya-maya lang ay nagsimula na rin yung event. Nag-icebreaker pa nga lang pero etong si Ate Gab ay nakakuha na agad ng prize. Nakakatuwa nga kasi ang daming bata tapos meron din silang clown. Nakakaloka nga kasi yung lato-lato ay pinapagames na rin pala ngayon. Kung sino daw yung pinakamatagal ay siya yung mananalo. Na-elibs nga kami dito sa isang bata kasi ang galing niya at siya nga yung nanalo. Eto namang si Gregory ay nakikipaglaro na lang kay Eman dahil wala pa naman silang alam sa mga pag-games. Kasi na Ate Gab at Ate Luis na lang yung sumali sa mga games at sinare na lang nila kay Gregory yung mga napanalunan nilang prize. Nung magkakainan na, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan, grabe. Buti na lang at indoor naman yung events place kaya tuloy pa rin ang birthday party. Habang sarap na sarap kami kumain ng mga handa, etong si Gregory hotdog na may marshmallow lang ang kinain. Nakatatlong stick pa nga siya niyan. Pagkatapos kumain, ayan si Gregory nakigulo na at nakipaglaro na sa ibang mga bata. Ang sarap pa na upo niya dyan, akala mo siya yung may birthday. Maya-maya, pinapunta na lahat ng mga bata dun sa harapan kasi kinantahan na nila si Emma ng birthday song. Sa sobrang saya ni Gregory, napatayo pa nga siya habang kumakanta. Nung magbo-blow na nga ng kandila, etong si Gregory ebida-bida, pumunta sa harapan at gusto niya na siya na yung mag-blow. After niyan, meron namang pa-magic show yung mga clown. Hindi ko na nga pinaupo si Gregory dun sa harapan dahil alam niyo na baka manggulo lang siya dun. In fairness din naman kay Gregory at talaga nanonood siya dun sa mga ginagawa ng clown. Buti nga hindi siya natakot. Although hindi naman ito yung first time na nakakita siya ng clown, pero kasi unang beses na nakakita siya ng clown, parang 2 years ago pa yun. Pagkatapos ng magic show, meron pa silang palaro na pabitin tsaka pukpok palayok. Pero syempre, hindi ko na pinasali si Gregory dyan kasi madadaganan lang siya dyan. Tapos, pinapila na yung mga bata para sa loot bag at eto nga si Gregory ay sumingit pa dun sa harapan, siya tuloy yung unang nakakuha. Tuwang-tuwa nga nung nabigyan siya kasi kanina niya pa gustong kumuha ng loot bags. Sobrang na-enjoy namin yung birthday party, lalong-lalo na si Gregory na kahit tapos na yung event ay nakikipaglaro pa dun sa mga bata. Syempre, as a vloggerist, kailangan may group video kami. Bago kami umuwi, syempre hindi namin papalampasin ang cake. Tinanong namin kung pwede ba kaming mag-sharon. At dahil napakabait nga ng friend namin, sa amin pa talaga yung unang slice dito sa cake nila. Shoutout nga din pala kay Ate Mary Ann dahil hindi lang cake ang na-sharon namin. Hindi ko na binidyohan kasi nakakahiya, pero thank you kasi hindi na namin kailangan magluto ng dinner. Charot.